Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ang mga biktima ng bagyo, lalong-lalo na sa lugar ng Bicol, naway magpadala ang Diyos ng mga taong tutulong sa kanila upang kahit pa paano ay gumaan ang kanilang mga pasanin sa kanilang kinaharap na pagsubok. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalangan. Hilingin natin ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Poong Maykapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaunmunhinan. Magsunukitan ninyo ang mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang ang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat, umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Por isso Deus amar.
Sumainyo inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan ng lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kaladkarin ka niya sa hukuman at ibigay ka sa hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Mabuti po. No, yung iba hindi mabuti ngayon, no? Dahil sa bagyo kanilang sa bagyong ating naranasan. Napakalakas. Talagang iba na ngayon ang panahon. Talagang matindi na ang mga bagyo. Mga kapatid, ang pagbasa ng tanda ng panahon, sign of the times. Ito yung ating magandang dapat maging isa sa maging ugali natin, ang basahin ang tanda ng panahon. Halimbawa ngayon, no, nangyayari sa atin ngayon, sa kasalukuyan, ano ang ibig na mensahe ng Diyos para sa atin? Bakit nangyayari ang ganitong matinding kalamidad? No? Dapat sana alam natin iyon. Bakit ganit? Bakit kailangan tayong dumanas ng ganito? No, pag tayo ay nakalaranas sa matinding pagsubok sa buhay, ang tanong lagi natin, bakit kailangan ko maranasan ng mga bagay na ito? Dapat din natin tanungin, ano nga ba ang mensahe sa atin ng mga pangyayaring ito sa ating buhay? No? Baka siguro sinasabi sa atin na lumalakas ang bagyo, kumbaga ay sinasabi sa atin na nasisira na ang kalikasan. Baka kailangan na tayong kumilos para kahit papaano mapangalagaan natin ang kalikasan. Matagal na ho yung Laudato Si, no? Yung encyclical letter ng ating Santo Papa hinggil sa ating common home, yung sinasabi niya. So, matagal na itong encyclical letter na ito, pero hanggang ngayon, parang kulang pa rin yung ating mga effort para talagang ang ating kalikasan ay mapangalagaan natin. Ano nga ba ang kahalagahan nito ng pangangalaga ng kalikasan? Kung inaalagaan natin ang kalikasan, then the nature will take care of us. No? Aalagaan din tayo ng kalikasan kung inaalagaan natin siya. Mga simpleng bagay, halimbawa, yung paghiwa-hiwalay ng mga basura siguro sa inyong tahanan, huwag lamang basta-basta magtatapon. Kung maaari pang gamitin, gamitin ulit. Yun ay mga simpleng pamamaraan natin upang sa ganoon, mabawasan yung dinadalang bigat ng kalikasan. At tayo rin naman po yung makikinabang. Kaya sa Ebanghelyo, no, napakaganda lang sinabi ng Panginoon, kapag may ganitong pangyayari sa langit, halimbawa dumidilim, o kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong umuulan. At ganyan nga nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaroon nga ng init. Pero, sabi ng Panginoon, kayo ay mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Alam ninyong bumasa ng tanda ng panahon, pero nandito na ako, no, ang ating Panginoong Jesus, andito na siya. Kasakasama na ninyo ako, iniimbitahan ko na kayo na mabalik loob sa Diyos. Taligdan ang inyong mga kasalanan.
Pero anong ginagawa ninyo? Hindi niyo ako pinapansin. Sapagkat pagminsan, mga kapatid, yung mensahe ng ating Panginoong Jesus ay taliwas doon sa kanilang mamumuhay, sa kanilang mga gawi. Kumbaga, itinatamaan yung kanilang pride. Itinatamaan yung kanilang ego. So, sila ay nabubwisit sa ating Panginoon. So, inaaway nila si Jesus. No? Kaya, itong mga taong ito, sa halip na, na makipagkaibigan kay Jesus o maging kaibigan ng ating Panginoon, inaaway nila si Jesus. Sapagkat, yung mga statements, mga sinasabi ng ating Panginoon, ay talagang taliwas naman talaga doon sa pamumuhay nila. Kumbaga, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, mamuhay kayo ng matuwid, taligdan ninyo ang inyong kasalanan. Hindi lang yun ang sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi pati niya kung ano yung kasalanan nila. Kaya itong mga taong ito ay nanggagalaiti sa ating Panginoon. Yung tanda, yung pinakamagandang tanda na walang iba kundi si Jesus, ayaw nilang pansinin sapagkat tinatamaan sila. Kaya mga kapatid, ngayon na tayo nakaranas sa matinding bagyo, pagamat tayo walang magawa sa lakas ng bagyo, ang tanging mga gawa na lamang natin ay mag-ingat, manatili sa ating tahanan. Ngayon, dahil tapos na ang bagyo, dito kayo sa ating pambansang Dambana, siguro bukas, baka kung kayo ay mayroon, kahit kaunti, ay makapagbahagi din kayo. Hindi naman kailangan marami doon sa mga nangangailangan. Sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak ninyong, sa tingin ninyo itinamaan talaga ng matindi, baka ito yung palatandaan na iniimbitahan tayong lahat na magbahagi sa kanila. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na iyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ang dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inayabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila yung muling ibubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po lahat. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Thank you.
kamedya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa patuloy na pagpapawanlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang aming pagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pentakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ipagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa mga tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. Manalangin tayo o Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga larawang ito na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog ay at magdasal sa mga larawang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa ubaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa una ngayon, at ang pakailanman magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sana mong si Jesus, puso na